Ikaw ang huling kasama ni Direk Nguyen. Ikwento mo sa amin anong nangyari kahapon. Ito boy, pag Sunday kasi yan, pamilya Sunday, nandoon kami mga friend niya. Join pagsisimba, lunch sa Green Hills, spa. Tsaka yung routine niya na bumibili siya ng blurry para sa, di ba, para may small ano, sa theater sa bahay. So mga collections siya. Sinasamahan sa namin yan sa mga collections niya. Tapos sa spa, food spa, relax. And then merienda, watch movie, then dinner. Every Sunday yun pag wala kaming work. At saka lagi yung pinapaalala sa amin mga friends niya na huwag ipagpalit ang Sunday. Dapat ibigay natin isang araw kay Lord. Kahit ano pang busy natin, uunahin natin. Kaya kung may rakit ako sa out of town, situate na talaga makadaan ako ng church. Kasi nasa isip ko yung laging nga, unahin si Lord. So this has been going on for the past ilang taon? Ako, ginagawain na kasi Green Hills like 11 years. Ako, 5 years na ako sumasama sa kanya dyan. Okay. Kahapon, anong nangyari? Kahapon, after dinner, while having dinner, tumawag ang asawa ng driver niya na kailangan na itakbo sa hospital si Ate Wawa dahil hindi makakahinga. Ate Wawa is the sister of Direk Nguyen. Direk Nguyen, older sister. Alright. Tapos sabi, sige, idali nyo. Tapos ikaw, Rico, punta ka na rin ng hospital. Tapos nung dinala sa hospital, si Rico magbibigay sa kanya ng information kasi nagdi-dinner kami at saka may mga may mga dessert pa. So medyo matagal-tagalan pa kami. So ang report ay hindi na nire-revive si Ate Wawa. Sabi niya, hindi sa maniwala, hindi lang makahinga, revive. Ano bubang revive ay talagang yung pag namatay ka na nire-revive para mabuhay ka. Yun ang revive. Ano ba talagang totoo? Gumagano na siya, tumatsa ang boses niya. Ay, sadali lang, Direk, tanungin ko muna yung doktor. Ay, Direk, okay na pala. So, tawanan na naman sa kita mo lang. Hindi talaga to si iba-ibang report. So, napaano naman sa ulit. Pero parang may nasa isip siya na bother siya na kailangan niya pa rin pumunta ng hospital. So, ngayon, tapos na kami at akyatid mo tong kaibigan natin sa Mandaluyong, at sumunod ka sa hospital. So, sinundan ko sa hospital. Pagdating ko doon, totoo naman talaga na ni-revive, 3-revive na si Ate Wawa. Tapos, po ang bilis na mag-joke pa rin. O yan, si Wawa, pangatlong revive na, pwede atak pumasok ka sa ER, malamang tatayo si Wawa. Makita ilang mukha mo, tatayo yun. Ganun, kasi hindi na tumatayo. Kasi sinilip namin yung puso. Ganun na lang. Pero makikita mo na bibigay ng katawan eh. So, right. Pero on, si Wen, yung biro na yan, yan talagang kanyang language of love. Yes, lagi sa amin na pag na-accept mo 'yon, masaya sa at saka alam naman niya na hindi ka masaktan niya kasi magko-control niya. Okay. So sanay na kami kay Direk Nguyen na pag ginaganon kanya, gusto kanya, mahal kanya. Mahal kanya. Tapos 'yon, apat na revive, panglimang revive, 'yun namin tinatanongin na anong totoo. Sino ang kanyang tinatanong? Yung doktor. Tapos anong sabi ng doktor sa kanya? Wala na talaga the function ng brain. Ang heart, nagpapatibok na lang ng heart niya ay yung gamot at mga operatos, mga machine. So, decide na. So, nag-decide na yung mga kapatid sa Amerika, yung dalawa, na wala na talaga. Nung wala na, pinasok ni Direk doon kasi gusto ni Ate Miam sa Amerika at ni Ate na makita ang picture. So, pinicturan niya, sino niya survivor pa. Pero paglabas niya, pagkausap yung sister niya, hagul-hul siya ng sobra. So, sinalubong siya namin. Pagsalubong namin sa kanya, bumibigay na siya. Yung alam mo yung nginig niya, tapos pababa na siya, hanggang inaawat na namin na, Direk, kaya mo to, nandito lang kami. May upuan sa harapan, pinaupo sa namin kasi parang gusto i-grab na para makaupo. Pagkaupo ang bilis, Tito Boy, hindi ako makahinga. Tapos pagkasabi, hindi ko may nga, yung hawak niya sa'yo, yung alam mo yung natakot at saka na huwag mo kong iwan na talagang haros pa lang, ganun ka na huwag kang umalis dyan. So dyan lang ako, ang ginagano niya ng ulo niya dito ko. Parang palang feeling ko nagkumatos siya, ganun. Tumawag ako agad ng doktor, Dok, Dennis, tulungan natin, nurse, ang bagal niyo dito. Ililipat namin to sa mga hospital pag ganyan kayo. Tapos yun na, inayosan nila hanggang nakailang revive, mga between 25 to 30, nagpalakpang kasi nga may heart, nagbeat ang heart. Akala namin okay na. Sayo na namin, after 15 minutes, mabilisan naman pangyayari, nakaabot na 60 revive, 60 plus, hanggang zero, wala na. Hindi na naantay si Tita June, si Tita Cory na mag-decide.
Kasi yung kapatid sa Amerika, mabilis mag-decide ng kung naghihirapan lang naman, tanggapin na natin. Kami naman mga friend na tatlo, si Alvin at saka si, ano, si Dennis, mga kabatsya pa ng college sa ST, sabi na, baka may ano pa, chance, paggawin yun ng lahat. Kasi doon kami sa miracle eh. Nagpipray kami ng miracle. Pero nung after 2 hours, Lord, kung ano lang will mo, basta hindi lang mahirapan si Derek Gwynn. Kasi mabilis tula sa mukha niya ang sign na may nasaktan siya or may sakit siya. Prior nung nagkaroon pa siya ng gano'n, nagsettle kami ng bill. Sabi niya, ayan, oo, gabayad ako dito. At kailangan bukas na bukas, balik ka dito na mapacheck up mo habang maaga pa, maagapan pa. Yung ginawa natin sa St. Luke, sinamahan mo ko, naagapan yung ano to sa puso niyang mga bars. Ganun ang gagawin mo bukas, ha? At ang sagot mo sa kanya? Opo, Direk. Kaso lang, Direk, pag nag-16,000 na yung bill, sabi ko, okay na ako. Kaya pinapipirma na ako agad ng ano, ng waiver na kung may mangyari sa akin. Pinipirmahan ko rin kasi namamahalan ako pag malaki na.